Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griyego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Ang Salita ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo o puon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghihirap mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung wawariin natin kung ano ang
pinakabuod ng salita ng Diyos simula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, ito ay nakasaad sa isang salita lamang, pag-ibig, no? Pag-ibig. Yun doon sa linggong misa, yung pagbasa, lalo na doon sa ikalawang pagbasa, yun ang sinasabi ni San Pablo na ang summary ng lahat ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa, katulad ng pagmamahal sa sarili. At yung pagmamahal sa sarili at sa kapwa, ang pinasisimulan din na yung pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Kaya i-analyze natin kung paano natin pinapractice itong uri ng pag-ibig na ito sa ating pananaw sa buhay, sa ating kapwa, no? Bantayan natin lahat yung mga pananaw na yun kung ang puno at dulo ay pag-ibig sa Diyos. Kasi kung hindi, parang tila sumobra naman yung pag-ibig sa sarili na nagkaroon na ng Diyos-Diyosan at yung sarili na ang tinuring na Diyos. O kaya baka naman ibang tao ang sobra ang pagmamahal na sila na rin ang naging Diyos-Diyosan natin at hindi na rin Panginoon. Yung Beatitudes ay napakaganda ng mga salita, nagbibigay puri sa mga nagugutom, no, nalulungkot at mga aba. Pero hindi lamang po iyon ang pinakamensahe, hindi lang porket mahirap ka, saka naman ikaw ay magiging mayaman. At yung mayaman naman ay kawawa, no? Biglang maghihirap. Pero kung titignan natin ito sa punto de vista ng pag-ibig, kung ano o sino talaga yung ating minamahal, may kita natin kung bakit yung mga naghihirap, yung mga nagugutom, yung mga nalulumbay, sila yung pinagpala. At yung mga mayayaman na, yung mga masasaya, no? At sila yung mga busog na ay medyo hihirap, magugutom, no? At sila rin yung magdadalamhati. Hindi yan sa pagiging mayaman at mahirap. Ang pinakasikreto dyan ay nasaan ang Diyos doon. Sapagkat kung ang isang tao mayaman, pero wala rin sa kanya ang Diyos, hahangarin niya yung kanyang kayamanan para sa kanyang sarili. Pero meron naman tayong ibang mga mayaman na para sa kanila naging instrumento ito para sa paglilingkod nila sa Diyos at sa mga kapwang naghihirap. Yung mga taong nalulumbay, no? Versus dun sa mga tao na masaya na dito sa mundong ito kasi ang turing nila sa kanilang sarili, dapat masaya sila parati, no? At kumakapit sila sa mga bagay-bagay. Pero kung ang tao tinuturing ang kanyang tunay na kasiyahan ay walang iba kundi ang Diyos lamang, no? Ay mapalad itong taong ito, no? Sapagkat lahat ng kanyang buhay ay ilalaan niya sa paglilingkod sa Panginoon. Gayun din, kung isa naman tao ay naghihirap o kaya nalulumbay, wala na siyang ibang makapagbibigay sa kanya ng tunay na kasiyahan kundi ang Panginoon lamang. O kaya yung kanyang kayamanan ay wala dito sa mundong ito kundi nasa kaharian ng langit. Mapalad ang mga taong ito. Siguro sa bandang huli, tingnan natin yung ano, no, yung sinasabing mapalad kayo sapagkat kayo kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at ang inyong pangalan ay kinasusuklaman, magala kayo, lumukso kayo sa tuwa ko ito'y nangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ito yung mga pinipersecute dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. Samantalang sa wimpalad, yung mga tao na nagko-compromise na dito sa mundong ito, ayaw man saktan ng ibang tao, pero wala na rin silang dignidad dahil nga nakikikompromise na sila sa kasamaan, wag lang silang masira sa kanilang sarili. Para mga tao na ibenta ng kanilang sarili. Sa madalit salita, ang puno at dulo ng lahat ng ito, ng mga beatitudes, mga salita ng Panginoong Hesukristo, ang batayan ay wala iba kundi pag-ibig sa Diyos at ang hinihiling sa atin
ibigay natin yung buong pananalig natin sa ating Panginoon at ito nawa ang maging batayan natin sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Tayo po ay manalangin. O Diyos, inantimpalaan niyo kami na napakaraming bagay, ngunit higit sa lahat ng ito, wala makapagbibigay sa amin ng tunay na kagalakan kundi kayo lamang. Tulungan niyo po kami na makapagbigay, makapagbalik sa inyo ng mga biyaya na binibigay niyo sa amin sa pamamagitan ng pag-ibig din. Minamahal namin kayo ng higit sa lahat, Panginoon, at minamahal namin ang aming kapwa katulad ng pagmamahal namin sa aming sarili, binuntupad na rin ang pag-ibig sa inyo. At tulungan niyo kaming makatugon sa lahat ng hamon ng buhay na dalhin kayo sa aming kapwa, palagan kayo sa aming buhay. At wala na kaming hahanaping pang iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.